Hi everybody! Welcome back to Jongix Channel. For today's video, isa na naman pong exciting na topic ating pag-uusapan. And it's about the Philippine SIM card registration. Ayan, so napakagaling po, no? So meron na po tayong SIM card registration act na naipasa na po ng ating bagong Pangulo this year. So pag-usapan po natin kung paano kadali yung pag-register ng SIM card at kung posible po bang mag-register ng SIM card ng old SIM cards kahit nandito po tayo sa abroad. Kaya sana po ay panoorin niyo po ang video na ito hanggang sa katapusan. SIM card registration act in the Philippines is really actually a very bright idea na pwede nating i-practice being the citizens of the Philippines, kasi marami po tayong mabuting pakinabang na makukuha doon, no? Especially that the really communication is thriving at it's evolving at ginagamit po talaga natin yung SIM card in everyday living. Kaya importante po yun. Kaya masaya po tayo na nagkaroon na po tayo ng SIM card registration act, kasi po mas lalo po nating stronger yung ating safety and security, no, being the user of any network provider. Ayan, so sinubukan ko pong i-register ang aking old SIM card, no, dito sa abroad at successful naman po siya. So ito po yung step na ipapakita kung paano ko po siya ni-register. Actually, there are 4 steps that you're going to do depending on every SIM card provider. So yung akin naman po is yung Smart SIM card provider, kaya ito po yung ginawa ko. Ang ginawa ko po, sa aking cellphone po ako nag-register, no, at nag-search po ako sa Google ng SIM card registration in the Philippines, Smart, ayan, kasi Smart po yung gamit ko. So ito po yung lumabas, at saka po makita niyo po down diyan na ilalagay po ninyo yung inyong mga number, no, ng cellphone number po ninyo. After nyo po makiin ang iyong mga numero, i-click nyo lang po yung I have read and understood the terms and condition po. So mag-drag down lang po kayo konti, no? And after that, i-click nyo po yung send OTP. At sa baba naman po, after ninyo matanggap yung OTP or one-time password, ayan, so i-click nyo lang po yung i-type nyo lang po dyan, tapos i-verify nyo po yung OTP. Ayan. So nandito na po tayo sa step 2. Sa step 2 naman po is yung mga detalye na kinakailangan ng provider galing po sa atin. So say for example, yung name mo, kung ano yung klaseng SIM card na meron ka, is it old or is it a newly bought SIM card? Are you registering a SIM card for yung a minor individual? Ayan, so pwede nyo po makikita doon. Tapos ilagay nyo po doon yung apelyido, ganyan, kung yung birthday po ninyo, yung kasarian, at saka po kung saan kayo nakatira. So yan po yung matatagpuan natin or pwede nating malaman tungkol sa step 2 na process ng SIM card registration. So ano po ba yung mga IDs na kinakailangan nila? So pwede po kayo mag-submit ng driver's license, ng passport po ninyo, ng SSS ID, at iba pa po na pwede nyo pong makita doon sa drop-down na hinihingi nila. At kung kayo naman po ay mag-submit ng inyong passport photo, no? So hingi po kayo ng selfie, kaya mag-smile po kayo. Hindi po, magandahan nyo po yung posing nyo. Dapat po maliwanag yung itsura ninyo, no? Kasi para mas makita po na masyado at hindi po kayo paulit-ulit na magsisend ng picture, kasi baka hindi siya matanggap, no, once you upload your photo as a proof na ikaw po talaga yung nasa picture. So once done na po kayo sa step 2, ang next naman po na procedure is yung step 3. Ang step 3 naman po is i-confirm ng provider ninyo kung talaga bang ginawa nyo yun personally, at there is an option there if you would like them to send you the promotions at saka yung mga alerts from the provider na pwede rin makakatulong sa atin in the near future. So if you don't wish them to send you some notifications or yung parang messages through your email or through your number, yan pwede naman pong hindi nyo i-tick yun. At ang pinaka-importante sa lahat is talagang nag-agree kayo sa terms and condition at kayo po personally ang talagang nag-key ng mga data ninyo po sa nahinihingi ng provider. So after nyo po maklik yun, so doon na portion, meron pong moment na magkakaroon ng unsuccessful na submission ng ating mga ng ating information. It's because due to the traffic, maybe there are simultaneous kanang registrations na nangyayari sa bawat taon na gusto mag-register ng kanilang SIM card sa Pilipinas. Kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa, no? So tuloy-tuloy nyo lang po, ulit-ulitin nyo lang po, kasi hindi naman po mawawala yon.
Oh, ayan, na-register na po ang ating SIM card. Ayan, I'm so very happy po kasi nagkaroon po talaga tayo ng ano, panibagong act na dapat nating sundin, no, yung mga batas na pinatupad na, which is napakalaking benepisyo na ating makukuha para sa ating sarili at sa buong bansa. So, ang wish ko lang po is na magpatuloy po ito, no, at mas lalo pa nilang itingan at mas lalo pa nilang mapaganda ang serbisyo na ito para sa buong sambayan ng Pilipino. Ayan. So, naway nagustuhan niyo po yung video na ito, no? At please don't forget to like and share this video if ito po ay talaga nakakatulong para sa lahat. Ayan. Thank you very much po. Until susunod ko po mga video, this is Johnny's channel. Bye!